Hello, kumusta? So welcome sa panibagong episode natin ng Structural Matrix Analysis. This time naman, we will analyze a sample continuous beams. And later, ipiprogram natin sa Python. So magsisimula tayo sa mga basic steps ng 2D analysis. Pero yung may methods na pag-aaral na pinapakita ko ngayon ay kahawig lang ng sa truss at sa iba pang mga uri ng structure. Kasi una, mag-assign tayo ng node name, member name, axis, and verified direction. So for example, meron tayong continuous beam na may applied loads na katulad ng nakikita nyo, uniform loads sa kanan at concentrated loads sa kaliwa na may E and I na constant 1. So assign node names, member name, axis which is 1 at tapos rotation 2, then yung near far location. Okay? Next step is to construct the member stiffness matrix. So yung member stiffness matrix ay ito. So yan yung member stiffness matrix natin, kung saan dyan natin ipapasak yung mga data at information na nakuha natin sa continuous beam natin. Next step is to combine all of them, yung each member stiffness matrices sa isang general global matrix. And then ganun din, after natin makuha yung global matrix, alamin natin yung mga restraints. Then after natin makuha yung mga restraints, kuha ng augmented matrix, and then solve the deformation and matrices. So, i-code na natin agad. Okay? Sa pagko-code natin, so gagamitin ulit natin yung library na ginawa ko, which will be available sa description below. I-share ko sa inyo sila sa inyo. Then, import natin NumPy, and optional lang yan para kapag nag-print tayo is maayos. So, let's start to declare object. So, beam is equals to beams. Then, syempre, yung E is equals to 1. Then, I is equals to 1. Okay? Then, member 1. So, dalawa yung member natin. Member 1. Na may... So, beam.member. Declare yung E at I. So, pareho lang. Then, access underscore list. Okay? So, access underscore list natin is basically 1, 2, 3, 4. Then, yung length ng unang member natin, I think is 4,000. Then, yung kanyang FEM list. Kanyang FEM list ay yung mga fixed end reactions sa kanya ay una ay 3 over 4. Yan yung reaction sa kaliwa. Then 562.5 Newton meter or Newton millimeter, I mean. Then 1 over 4. Na-compute na yan gamit ng fixed end reaction formula, which is, I think alam nyo naman na yun dahil that is basic theory of structures. Okay? So that is member 1. Then let's declare for member 2. Member 2. So beam.member. Okay. So access underscore list is equals to yung kanyang mga axis ay 3, 4, 5, 6. Okay. Then yung length naman niya ay 3,000. Then FEM list. Okay. So FEM list. This, so 1,500, 750,000, then 1,500, then negative 750,000. Okay? Since meron tayong mga members, so gawa tayo ng member list. List ng mga members para mamaya iayosin na natin. Member 1 and member 2. Ngayon, kapag mas marami kang members or continuous beam na ilalagay, so, marami kang ilalagay. Lintin dyan. Alright? So, next is global underscore matrix. Then, lagyan natin ng comma kasi meron tayong FEM global equals to beam dot create underscore global. Okay? So, ang ilalagay natin parameter is yung members list. Okay? So basically, sa line of code na yan, ang ginagawa natin ay yung nandun tayo sa step 2, create global matrix. Okay? Create global matrix.
After natin makreate yung global matrix is create reduce global matrix. Okay? So reduce global is equals to beam.create score reduce global. So mga parameters na kailangan niya una is yung mga free direction or free axis 2, 4 and 6. Then next yung kailangan niya is yung global matrix. Okay? So next is create augmented matrix. Isunod-sunod lang yung step natin. No? So basically din na natin kailangan ng ng variable diyan. So beam create underscore augment. Okay, augment. Okay? Then after niyan, after natin mag-create, augmented is kailangan natin yung parameter ng reduce global. Okay? So next, para makakreate tayo, displacement na, compute for displacements. Ganun lang ka siya kabilis. So displacements is equals to beam.def values. Okay, so print natin yung displacements. Okay? So lagyan natin ng pangalan. Okay? So displacements /n comma. Then last is yung mga reactions. Okay? So reactions will be equals to beam dot react values. Okay? At nakalimutan ko pala na maglagay na dito sa line of code natin, beam create augmented, lalagay natin yung mga fixed end globals natin. Okay? So, huwag natin kalimutan yan para makonsider yung mga fixed end reactions. Fixed end applied forces. Okay? So, print natin yung reactions then slash n then reactions then run. Basically beams is not defined, so dapat pala singular. So let's try this again. So basically yan yung ating mga displacement. Okay, so positive yung theta 2, negative yung theta 4, and positive yung theta 6. The reaction sa Q1 is negative 306. Ang reaction naman sa Q3 is 2,557. And yung reaction naman sa ating Q5 is 750. And basically, kapag chinek natin yan sa statically, so equals to 0. So basically, ganyan lang natin i-code gamit yung library na ginawa ko, which is downloadable sa description below. So ganyan natin, no? So mapapabilis yung analysis natin ng continuous beam kahit gano'n pa yan karami. Okay? So sana nakatulong sa inyo.